Kumusta po mga kabarangay? Kuya Nonoy, Direk Rene uli, dito po sa ating ikwento mo. At napapansin nyo po na medyo nagja-jacket na po tayo eh. Ano na, gumiginaw na po dito sa Aotearoa, New Zealand dahil malapit na po kami mag-winter and nasa autumn season na po tayo. At sa araw na to ay nais ko pong i-share sa inyo yung isang recipe ng aking maternal grandfather. Ito po ang tawag namin dito, entero manok. Yung ibig sabihin, buong manok. Iluluto yung buong manok. Parang sa Tagalog, parang adobo style ito. Ano? So, ipapakita ko po sa inyo itong recipe po na aking lolo, si Porfirio J. Ignacio Sr., sa kanyang version ng entero manok, buong manok. At panoorin niyo po. At sana ay magustuhan niyo po at magaya niyo itong ating entero manok cooking session. Narito po yung mga ingredients para sa pagluto po nitong entero manok. Siyempre, unang-una dyan, kailangan may entero manok. May isang buong manok po. No? At mukhang malaki itong manok na nabili namin. Eh. Kasi nung niluluto namin ito sa probinsya, sa Zamboanga, maliliit lang yung manok namin kasi native na manok. Eh. So, kasyang-kasya po sa kaldero. Mukhang kailangan kong hatiin siguro. O di kaya baka going into several pieces, hindi na siya enterong manok, parang chop-chop na manok. Pero pareho pa rin po yung mga ingredients at proseso na gagawin. So narito po ang mga ingredients na kailangan po sa pagluto ng entero manok. Siyempre yung manok nga, no? Yung buo, yung entero. Tapos kailangan po ng toyo at suka. At ang pagtimpla po nito, wala pong measurement ito eh. Kasi ito po ay in instruction sa akin ng nanay ko. It's a paglagay po ng toyo at suka is to taste. Kailangan din ng mga paminta, yung bilog, yung peppercorn, garlic, at patatas. Ano? At pwede rin po posibleng dagdagan ng boiled eggs. At ito po ay paborito ng isang kapatid ko. Gusto niya mayroong sliced pork. So, hindi lang entero manok, may konting pork pa. Pero dito sa lulutuin natin, this is purely chicken. Ano po? Tapos, lagyan ng ano, yung parang, hindi naman bubutasan eh. Parang ano, yung parang sugatan mo. Hindi, slit, two slits. Parang yung ano, yung hiwa. Yan, hiwa sa both legs at sa breasts, no? Kasi para pumasok ang ano, yung lasa ng toyo at suka at iba pang mga ingredients papasok sa loob ng manok. Pero kung i-chop mo naman to, edi ano na, pasok na, no? Yan. So, una po ay ito nga yung manok, tapos ilagay ang manok sa kaldero at dagdagan ng tubig at allow it to boil, no? At habang yan ay nagbo-boil ay dagdagan niyo po ng toyo at suka according to taste. Ha? So, tantsa-tantsa po ito eh. Ito po ay ingredients ng akin o hindi ingredients. Ito po yung recipe ng aking lolo na pinamana po niya sa aking nanay. Ang mga kapatid ng nanay ko ay lahat sila marunong po magluto nito at pinasa naman nila sa mga anak nila. Pinasa naman ng nanay ko sa akin. At ito nga, susubukan po natin na makapagluto po ng entero manok. Yan po, habang nagluluto tayo ng entero manok, kailangan iikutin natin pa minsan-minsan, no, pa konti-konti. Maya't maya iikutin natin kasi para magiging even po yung pag-spread ng lasa, no? At nga, eto nga, dahil sobrang laki ng manok, hiniwa-hiwa ko na lang para ano, parang madali at mailuluto. Kasi kung malaki, baka mahirapan eh. So, hindi na siya entero manok, chap-chap na manok na. Pero yung proseso at ang ingredients, pareho pa rin sa entero manok na recipe po ng aking lolo. Ayan nga po, nailuto ko na po kagabi yung entero manok at nagustuhan naman na aking pamilya. Sabi nila, uy, kalasa ng lola nga, ng luto ng lola nila. At minessage ko na rin aking nanay. Sabi ko, successful. At sabi ng nanay ko, meron ka ng isa pang pwedeng iluto. Hindi kasi naniniwala nanay ko na nakakapagluto na ako dito sa Aotearoa, New Zealand. Alam niyo naman, sa Pilipinas, hindi tayo masyado nagluluto. Pero dito,
eh lahat ng gawain pambahay ay kailangan gawin na natin, ano? Kasi tayo-tayo rin lang man, wala tayong ibang maasahan. Kaya yan po ang aking nagawa dito sa Entero Manok. At ito nga, may leftovers pa. So ito yung aking pananghalian habang nag-online teaching. Pananghalian natin itong leftovers na Entero Manok. Pasensya na po kayo kung yung kanin ko, yung parang pahinante ako kumain eh. Pero nag-exercise naman eh. Kaya para mabawasan din yung ano yung tinatawag na cholesterol at obesity. Yeah. Yan po ang aking Entero Manok recipe. At sana po ay magaya nyo at ma-share ko naman sa inyo yung style ng pagluluto ng Entero Manok. Ha? Spanish kasi yan, chabacano, entero, meaning buo. Yung manok ay buong buo. Pero dito ay chinap-chap natin kasi hindi kakasya eh. Nung Sambuanga kasi, malilit yung mga manok namin eh. Mga native na manok ba, na kasyang-kasya lang sa isang, ano, sa isang kaldero. Eh dito mukhang oversize itong manok natin. Yan po ha, ang Entero Manok ng recipe ng aking lolo, Porfirio J. Ignacio Sr. ng Sambuanga. At yan po ang ating Entero Manok cooking session. Andyan po yung mga ingredients, yung proseso, yung paraan, kung paano po lulutuin itong aking paborito po ng aking maternal grandfather. Ano po? Kaya tikman nyo po, gawin nyo po itong Entero Manok recipe, itong style ng pagluluto ng manok na buo po. Ako po inyong kaibigan, Simpapawid, ang inyong Kuya Nono, inyong Direk Rene. Yan ang ikwento nyo.